Hi guys. Good morning. Nag-ano pala ako kanina, naglaba ako. Tapos pumaglaba. Pagkatapos pumaglaba, natulog ako. And then ngayon, ang lakas ng ulan. Buti na lang kanina hindi ko nilabas yung yung sinampay ko kasi ayun nga, umulan siya ng bonggang-bongga. Tapos, buti na lang yung dito sa amin. Hindi na siya mabilis pumunta yung tubig kasi tinaasan na yung kalsada. Tapos, wait lang. Tapos kanina, sobrang inis ko. Kasi, hindi talaga, alam niyo naman, kapag yung away ng mag-asawa, nakapagkas mga gawaing bahay, yan talaga. Kasi, minsan yung mga asawa natin, minsan unfair, di ba? So, kanina, inaway ko si Mahal kasi nga, naglalaba ako, tapos dito, hindi pa siya nagsasay. Alam nyo na, yung mga ganong, kapag mga away-away na sa loob ng bahay lang, pero ba't di naman na kami? So, ginawa niya para makabawi, kasi wala nang laman yung ref. Ang ginawa niya, gumawa siya ng ice water para magiging ice. So, ito yung ginawa niya. Ito lang yung ginawa niya, hindi niya pinuno yung ref. Kasi kanina nag-defrost ako ng ref, bago ako naglaba, nag-defrost ako ng ref. Wait ako sa inyo. Ayan, may ice pa naman, pero ayun na lang. Yung doon sa ilalim, wala nang laman. So, yun yung, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, gumawa ka ng ice water. Para may, may atulong pa naman sa akin. Wait lang, buksan ko lang ulit. Kasi parang, akala ko pinato niya. Ayan. Kulit talaga ng tao na yun, no? Eh, talaga. Wala ko kaloka. Kaya, kanina sabi ko sa kanya, naiinis na talaga ako sa iyo. Ano dyan sa akin? Sobrang gigil-gigil ako sa kanya kanina. Kaya, ayun. Kaya yung ginawa ko, natulog na lang ako. So, sobrang inis ko sa kanya. Hindi ako kumain. Ginising niya ako para kumain, pero hindi ako kumain. Tapos, bago ako naglaba, yung, di ba pagka nag-washing? Kasi, dito kasi sa amin, kapag ka nag-washing, kailangan may host kami na isusuksok mo dun sa may gripo para yung tubig pumunta dun sa washing. So, yun yung nagkoconnect sila, no? Tapos, ayun, kanina naputol yung ano ba yung naputol, sis? Ayun, naputol yung ano niya, natanggal yung gripo, kumbaga yung gripo, yung elbow. Naputol siya nung pagkaganon ko siguro dun sa isusuksok ko na yung hose. Putik na, naputol yung ano niya, yung hose, natanggal talaga, sin nakat yung ano niya. So, edi sumirit yung tubig ng ganyan. So, nainsan naman ako. It's talaga. Sabi niya, dapat pala hindi daw yung ginawa. Hindi pala dapat. Ganun yung ginawa ko. Dapat hinawakan ko yung hose. Tapos, tsaka dapat pala hinawakan ko yung gripo. Tapos, tsaka susuksok yung hose. Para nga naman, para hindi siya alam niya na, para matibay. Dapat ganun yung gawin. Hindi ganun yung ginawa ko. So, pinagtawanan niya ako. Kaya, ayun, nagkabati na kami. Kasi natawarin ako sa sarili ko sa ginawa ko. Kaya, ayun. Pero hanggang ngayon, hindi pa naaayos yung gripo. Pupunta pa yun siya ng labasan para bibili ng elbow. Kasi, yun na. So, ayun. Maulan yung panahon dito ngayon. Wala kaming masyadong customer ngayon. Wala akong masyadong customer ngayon. So, yun lang guys, update ko kayo mamaya. 2,000 years later. Kami ngayon sa ganda ng view guys, kapihan. Island Boy Cafe dito sa nanadaanan lang namin. Nag-ikot-ikot lang kasi kami para maghanap-hanap ng magandang view. Tapos ito yung nakita namin guys. Tingnan niyo yung view. Sobrang ganda. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda dito.
nature din. Puro nature lang yung view. Ayun, pauwi na kami. Pauwi na kami kasi anong oras na. Si nanay pala nagbabantay ng titahan namin ngayon. So, ayun lang. Kitang ano talaga dito. Nag-order lang kami ng ano. Ng mango shake. Sarap din yung mango shake. Gusto nga mag-picture, guys. Uwi na kami, guys. And, yan! Ito yung kapihan nila. Mayroon pa pa sila dito, guys. Ayun yung tricycle namin. Magkatabi lang to, cafe and resto yung sa kabila. Ayan. Galing kami ng ano, ng 7-Eleven. Tapos bumili kami ng kalan. Kasi yung kalan ay sira na yung kalan namin. Parang ano na siya, kinalawang na siya. So, ang bilis ng gas namin maubos. Kaya bumili kami ng kalan. At saka bumili na rin kami ng Camel. Wala na akong stock ng Camel, guys. Ayan. So, ayan. Diyan kami. Dun sa Island Boy Cafe. So, we're gonna go home. Kasi anong oras na, tanghali na. And, uwi na tayo, guys. Kami, guys. Si Mahal na pagod. Natulog siya. Pagod. Natulog rin ako kanina konti lang. And ayun, nagbantay na ako dito sa tindahan kasi si nanay umuwi na. Nakabenta tayo ng alak. Bumenta kasi siguro dun sa ano, may nag-ihaw kasi ng baboy. Yung bayaw ko, nag-ihaw siya ng baboy. So, nag-inom-inom siguro sila. Or baka yung bisita. Bumili din siguro. Hindi ko alam. And ayun, may kalan na tayo. Pakita ko sa inyo yung nabili namin. Medyo pricey siya, ha? Medyo namahalan ako dito. Pero gusto ko kasi talaga siya. Kaya napilitan akong bilhin. Kahit medyo mahal siya. Kasi gusto ko talaga siya. Maganda yung ano niya. Parang, anong klaseng glass ba to? Ito, guys. Yan. Ito yung luma namin na kalan sa ilalim. Ito yung bago. Hindi pa na lalagyan. Yan yung tsura niya. Nagustuhan ko siya kasi parang ano ba to? Fiber ba to? Fiberglass yung ano niya. So, hindi siya basta-basta ang kakalawangin. Kasi fiberglass. So, pagka just in case nakakalawangin, papalitan na lang namin tong ganito kasi may pang-replace naman sa ganito. Yan dito sa kabila. So, ito yung pinakamahal doon sa nakita namin. Kasi tatlong klase yung ano lang doon nila eh. Tatlong klase lang. Tatlong brand. So, ito yung pinakamaganda. Kasi dati talaga, guys, ito talaga, ganito klase talaga yung gustong-gusto kong bilhin. Eh, kaya lang, dati talaga is, hindi pa talaga kaya ng budget. Pero yung pinaka-pangarap ko talaga na ano is yung gas range. Pero tsaka na yung gas range kasi wala kami paglalagyan dito ng gas range. And then, masyado na masikip sa gas range. Ang gas range kasi, ano eh, malaking gas range, di ba? Eh, itong ano namin, kusina namin, is walang magpwestuhan for gas range. Kaya, gasto muna talaga kami. Sabi nga ni nanay, dapat na gas range ka na lang. Sabi ko, well, pangarap ko naman talaga yung gas range. Pero, next year pa yun, guys. So, ayan. I'm happy for this purchase. Ayan, dun namin to na bili sa Amar. Kasi dun sa ibang ano, wala talaga silang mga kala na maganda-ganda. Puro mga ganito lang. Wala nga silang Hanabishi doon eh. Ito Hanabishi tong amin. Pero wala sila doon. Mga parang, basta hindi mga kilala na brand. Pero gusto ko kasi, kahit ano, alam niyo yun, yung gusto ko, yung kahit paano yung magandang brand, yung alam natin na subok na sa, ano, sa gamitan. So ito, good choice na rin tong Hanabishi na binili ko dati. Magkano lang binili ko na ito, guys, dati? Nasa, ano lang ito? 800 plus. Gitong klase. Yan. Tapos, ito ngayon, pagkakabili ko na ito ngayon is, nabili namin siya ng 3,495. Hindi ko alam sa ibang presyo kung ano ba. Pero dun kasi sa nabilhan namin, medyo mahal talaga yung kanilang mga ano. Medyo mahal talaga yung kanilang mga gamit doon sa loob ng bahay. Talagang mataas sila compared dun sa ibang mga shop. So, since wala dun sa ibang shop, napabili talaga kami doon. Doon na lang talaga, sabi ko. Ayam na, push na lang yan kasi wala, gusto natin. Tapos, hindi naman pwedeng patagalin pa na hindi na siya mapalitan ng
bagong kalan kasi nagluloko na yung ano namin, yung kalan namin. Pagka nagsisindi ako sa kabila, umaano na siya. Parang malakas yung singaw ng gas. Kaya sabi ko, kailangan na talaga magpalit kasi mahirap naman mamaya delikado, di ba? Kapag mahirap na basta. Tsaka ang itim nung ano namin, anong itim na nung gas na nilalabas niya dun sa kaldero. Ang itim na. Kaya sabi ko parang sayang naman to sa gas. Baka mamaya kakapalit pa lang ng gas namin. Kakapadeliver ko pa lang ng gas. Kaya sabi ko, bilhin na tayo ng kalan. Bagong kalan. So, ayun lang guys. Ayun ang lakad namin ngayon. Ang lakad talaga namin guys. Ito talaga yung lakad namin dapat. Ito. Si Mahal ay magpapa-injection kasi nakagat siya ng aso. Tapos, yung last na injection niya dapat talaga, yung alis namin ngayon. Since nakalimutan niya, eto katanghan talaga doon yung hand, pero natatawa na lang ako kasi tapos na. Natatawa ko kasi 7 pa dapat yung ano niya. So, bukas pa dapat talaga. Ang nangyari, hindi ko alam kung sobrang excited niya o naisip niya na akala siguro ngayon ay 7, pero 6 pa lang ngayon. Naisip niya, nandun na kami, nakaalis na kami. Sabi niya, hala, parang appointment ko, parang bukas pa. Tapos tinignan niya dun sa ano. Bukas pa nga talaga yung appointment niya. So, since nakaalis na kami, nandun na kami. Medyo malapit pa lang naman dito sa bahay. Pero, ayun, dumiretso na lang din kami kasi may angkas kami na dalawang bata na sumakay. Kasi nga, ang layo ng school nila guys. Tapos, naglalakad yung dalawa na yun. Kaya sabi ko, sige na, diretso na tayo. Kala nga na, didiretso na nga sana kami. Baka sakali lang kami doon na kung sakaling bukas, edi go. Kung sarado, edi wala tayong magagawa. Pero, sabi ko, pagka magbabaka sakali ka, tapos sobrang layo ng biyabiyahihin namin. Tapos magbabaka sakali ka lang doon. So, nag-chat siya doon sa kaibigan niya, nagtatrabaho din sa munisipyo. Pwede naman daw madelay ng araw. Pero, hindi sinabi na kung pwedeng advance, hindi nagsabi. So, ang ginawa namin, bumili lang kami ng kalan. At nagkape, naggalagala na rin doon sa ano. Kasi si Mal, mahilig talaga siyang gumalagala. Sabi niya sa akin, gumala naman tayo. So, yun, after namin kumain doon sa, ano, sa city, naghanap-hanap kami ng view. Na maganda-gandang view, nakahanap naman kami. Yung ganda ng kapihan nila doon. Maganda lang talaga yung view doon. Masarap din yung shake. Na-install na ni Mahal ng ating bagong gas stove. Ito yung luma na. Ayan, sobrang kinalawang na siya. Oh. Kinalawang na nung pagkaano nga namin, nung binaligtad. Tanggal agad yung ano, yung burner niya. Yung nasa gitna. Ito, wala na. Tanggal na kaagad. Sobrang kinalawang. Ang gusto ko pa naman dyan, maganda yung pihitan. Kasi yung ano ko talaga, ang gusto ko talaga, maganda yung pihitan. Yung parang hindi siya plastic, para siyang, ano din, fiberglass din siya. Eh, hindi siya pa fiberglass, parang aluminum, ganun. I mean ko guys, hindi siya plastic na ganito. So, this is what I mean. Ito siya, mabigat yung pihitan niya guys. Oh. Aluminum nga siya, guys. Ayan, diba? Medyo improve tayo ng kalan ngayon. Kaya, sobrang thank you, guys, sa inyong support. Ayan, ang ganda nung pihitan niya. Ito yung isa sa nagustuhan ko. Ang brand neto, guys, is Vortex, tapos Technogas. Yan. Ayan yung kanyang brand. Well, see kung mukha naman siyang matibay talaga. And may mga manual na din siyang kasama. Inassemble pa ni Mahal. Mahilig talaga yan siyang maghubad-hubad. Kahit guys, bumagyo yan. Importante nakahubad siya. Yan. Yung likod niya nagbakbak. Kasi nagka-sunburn siya. Nagbakbak na yung balat niya. Pinakabit ni Mahal yung paa. Excited na ako dyan magluto. Magluto ng tuyo. May tuyo pa kami dun sa ilal sa ano. May tuyo pa kami sa ibabaw ng ref. May natira pa dun. Tapos eto yung sa ibabaw niya. Ayan.
Kasama na tong itong parang ano niya. Ihawan. Ah! Ihawan. Ay, hindi. Ewan ko kung paano ano niya. Parang ang taas nga. Parang mataas. Bago uminit yung ano eh. Mga ilang seconds pa bago uminit ano eh. Kasi ang taas niya. Magastos sa gas kasi mataas. Magastos sa gas kay dua ang ano. At saka, mukhang malakas to guys sa gasol dahil ang laki ng labasan niya ng apoy. Ayan, kita nyo naman. Good luck sa atin sa gas natin ito. Baka mama hindi na umabot ng or baka 1 month. E di kapag ka magsasain ka, kailangan mahina lang. Mahina lang yung apoy. Kasi sunog agad. Malakas yung ano niya. Bagay ito pang luto-luto ng ulam. Pero pagka magsisaing, dapat medyo mahina lang yung apoy mo. Kasi ilang ano yung nilalabasan. Tapos dito sa ilalim, dalawa daw yung labasan ng gas. Buti na lang si Mahal maalam mag-ganyan-ganyan. Mag-assemble-assemble. Yan talaga yung ano ng mga lalaki. Dapat marunong mag-ano. Hindi, okay lang yan. Mag-ano naman tayo. Hindi naman tayo ma-ano talaga. Hindi naman tayo palagi nagluluto. So, ayan, ang ganda. Thank you, guys. Sa lahat ng mga supporta nyo. Ay, ang ganda naman. Ang bongga nung under niya. Ayan, green na green. Ayan, ang ganda niya, oh. Sobrang bet ko siya. Sobrang nice. Grabe, tinititigan ko lang talaga siya maigi dahil dati talaga pangarap ko lang to guys. Tinitingnan ko lang naman talaga yan sa SM. Pero hindi ko nga talaga kaya siyang bilhin. Dahil hindi siya kaya talaga ng budget pa noon. Pero ngayon, nabili ko na siya. Kaya sobrang thank you guys sa lahat ng support nyo. Wala talagang imposible kay Lord guys. Kaya kung may pangarap kayo, i-push nyo lang darating ang araw. Ibibigay niya din yan. The next day. The next day. We are here in Sipalay, guys. I am with Hampia and si Mahal bumili ng tools niya dito sa ano, gagamitin sa tricycle and sa bangka namin. So, hinihintay lang namin siya kasi siya na lang yung pinababaan namin. Dahil konti lang naman yung bibili, tools lang naman yung bibilihin niya. Natagalan pa nga anong petsa na wala pa siya, di pa nakakalabas. So, hintay-hintay kami dito. At mamadali pala ako kasi may labahan pa kami sa bahay. May labahin pa ako sa bahay. Si Ape. Kakatapos lang namin mag-milk tea. Ayan. Tapos na kaming mamili. Andun yung mga pinamili namin sa likod. Ang init na guys kanina. Akala ko uulan. Pero buti na lang di umulan. Uminit na naman siya ulit. Nagmamadali lang kami. Mabilis na ano lang daw. Mabilis na pangumpra, mabilis na pamimili lang dahil sinarado namin yung tindahan. So, Monday naman ngayon. Konti lang naman mga customers. So, see you guys! Bye! Bye! Ayan, nandito na ako sa aking trono. As you can see, andyan sa ibabaw ko yung mga items. Ito pala yung mga pinamili namin kanina sa Sipalay. Wait lang guys. Pagkadating na pagdating ko, dinisplay ko na kaagad yun sila. Ayan. Ito yung pampaakit natin sa mga chikiting patrol. Ayan siya. Hindi nagpo-focus yung camera. Ayan. Ayan siya. Oh, ang ganda. Dede. Tag 6 pesos yung benta ko. Tapos ito. Parang roll-on to eh. Roller syrup candy. Ito ay tag 7 kasi magkano yung capital na tag 5 pesos na. 5.25 cents. Tapos ito, mabenta rin tong Sprite Coca-Cola. Tingin ko lang naman mabenta siya kasi napaka-attractive niya sa mata ng mga bata. And di ba parang pagka bumili sila, parang kunyari umiinom sila ng soft drinks. Pero candy talaga yung laman niya. Ayan. So bumili ako sa kanya isang pack. Tapos isa nito. And isa nito. Tapos, eto, meron pa. May benta sa akin to. Bumili na ako nito dati. Bumili na ako niyan dati, beef. Tapos, eto. Ayan, yung emoji. Ayan. Ganda. Mabenta to sa akin. Eto, ngayon ko lang to binili. Itong dalawa na to. Dati pa to. Dati meron ako nito. Itong dalawa lang yung bago ko ngayon.
Tapos update nga pala dun sa aking gummy worms. Wala na akong gummy worms kaya bumili na naman uli ako doon sa may labasan. Maliliit nga yung gummy worms nila doon eh. Kaya ay nupayat yung gummy worms nila. Parang hindi nakakain, pumayat. Kasi in-order ko sa Shopee. Matataba siya kaya ang bilis na ubos noon. Kaya, pero hindi pa ako order ulit. For sure mag-order ulit ako noon. Ito yung sa Pochi. Ayan, wala na akong Cloud 9. Chocomucho na lang yung natira. Ayan, yun yung ating setup dyan sa ano, para pagkabukas kita nila kaagad. Ayan, ito, ano rin to, sobrang nakakita na ako nito, kaya bumili ako nito. Ano ba tong prutas na to? Strawberry na lollipop, yan pala. Tapos meron din dyan sa ilalim banana na lollipop. Ako lang ba yung sari-sari store owner na tuwang tuwa sa mga pambatang pagkain na to? Basta guys, sobrang attractive kasi siya talaga sa mga mata. Like, mapapabili ka talaga. Ito tayo dito sa ano, sa Bye Bye. Lalaki pa rin ang alon. Woo! Crumbles. Si Happy. Uy, may ambulansya. And guys, may ambulansya na naman kanina kasi mayroon na namang hindi siya nalunod na ano, nadula siya. Tapos yung spinal cord siguro na ano, natamaan kasi sobrang sakit daw, so may ambulance na pumunta dito. Ano na siya? Hunas na. Low... Hindi. Low tide, guys. Ito yung bye-bye. Tadlong ping. Ayan. Mabisita yan yung mga nandiyan sa may bye-bye. Si Dance tumingin. Ting! Tanawin dapat dyan. Si tatay. Lagi niyong kachikahan niya yung mga ano, yung mga bisita, guys. Si tatay. Yung mga aso namin nandiyan sa ano. Sarap na higa-higa nila doon. Ayun o. Mga aso na. Ano, lagi sila dito may kalaban. Hindi ni ano oh? Ni Bogart oh, hi Bogart. Bogart, Bogart. Up, up. Dahon ngayon ng ano guys kasi nga yung alon, sobrang laki ng alon. Ayun, naglilinis sila, yun. Straight. Ay, ang kukulit ng mga aso na to kapag andito ako sa bye-bye, talagang mga pasaway. And daming ano, daming lusay, lusay tawag namin diyan sa dahon na 'yan. Ito yung nangangamoy kapag nandun sa itaas ng ano yung kalsada. Yan talaga yung umaamoy si Happy. Ang tinitingnan mo dyan, Peng, hunas na. I mean low tide. Pakita ko sa inyo, sobrang linaw dito guys. Ito yung kagandahan talaga yung dagat. Kapag andito sa probinsya, sobrang ganda. White sand pa to guys. Sinasabi to nila na Little Boracay daw to. Mga bisita na mismo yung nagsabi na Little Boracay daw to. Sila na yung nagbansag. Ayan. Lalaki pa rin ang alon kasi meron na namang bagyo na paparating. Ewan ko kung nakapasok na ng Philippines yung bagyo. Pero parang, hindi kasi ako updated sa mga balita pero narinig ko lang. Ayan yung Crumbles. Ito yung Shinland. Ayan, puro resort yan guys. Hanggang doon. Yung iba mga cottage-cottage pa lang. Pero yung talagang ano na, yung medyo maganda na talaga dito. Oh, actually, maganda naman dito. Yung established na talaga yung Crumbles, Shinland at saka yung EJ's. Yan, magaganda na yung mga resort nila kasi ito yung mga mapepera kasi yan sila. Talagang ininvestan talaga nila yung kanilang resort. Ayan, shoutout sa mga nakasal dito sa aking, shoutout sa mga nahagip ng camera. Uwi na kami guys, walang nagbabantay ng tindahan. Sinarado ko lang kasi parang so wala makita yung bye-bye. Ano yan? Oh? Papansin talaga yung ano na to? Papansin talaga si Bogart. Ano yan? Baka makati yan, Ping. Ano siya? Parang holin, pero yung laman nun ano? Tubig. Tubig ang unod si na Ping, no? Sis. Uwi, Ana. Uwi na kami agad. Hapon na, guys. Mamaya dilim na. Ayan, yung mga nyug ni Totoy. Sobrang ikli lang ng nyug ni Totoy. Tapos,
Ay, nakatulad yan. Pwedeng manakaw yung mga nyog niya. Sabi ko nga sa kanya, parang ang sarap kunin. Kasi, kitang-kita kagad yung mga nyog. Ang sarap kumain ng ano. Sarap kumain ng... Nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pangalan ng store namin. Ang pangalan po ng store namin ay Shopee Store yan. Kasi nga, lagi ako nag-order sa Shopee. So, wala akong maisip na pangalan nung nagpaparehistro ako sa ano sa DTI. Sabi ko, try ko nga yung Shopee. Kasi yung gusto kong pangalan, bakit ganun? Hindi pantay. Kasi yung gusto kong pangalan sa store na to is hindi na pwede kasi siguro meron ng nakapangalan dun sa gusto kong pangalan na yun. So, wala talaga akong ibang maisip. Siguro lang kapag isip ako ng tatlong pangalan tapos hindi talaga siya umano, sabi ko. Para catchy, alam niyo na maalala ka agad ng mga ano, Shopee na lang. Trinay ko, pero iba lang naman yung spelling. So, lumabas, nag-okay naman siya. So, yun yung naging pangalan ng store na to. Shopee Store, sana all Shopee Store. Ba't ganon? Tabi nga, wait lang. 5 minutes ago. So, and guys, meron kami bagong... Handa, Ping. Handa, Ping. Hindi, noodles muna. Ganito ang chicken. Chicken noodles. Oh, noodles! Ito. Spicy na. Tumutulong sa akin yung mga chikiting patrol. Tulong-tulong sa akin ang dalawa. Para pagbibigyan ko sila na mag-set. Oh, yum! May chicken pa da? Di namin alam. Chicken and beef yung in-order ko pala. Sana hindi na gano'n. Eh? Why na? Why na? Check ko na. Ano naman? Beef? Tapos? Beef. Damo lang ang beef. Tadlong ang mo si Mio. Pansit yan pa na. Tadlong ba lang? Pansit yan pa naman na. Pansit yan pa na. Green. Four, eight, and ten. Hindi lang ganyan yung spicy. Hindi lang siya single na hindi ganyan yung spicy. Mga kaya. Dali lang. Ako naman ang balik. Hi guys. Asarap na kami dito. Dito kami sa ano. Pupuntahan namin ngayon yung bangka namin kasi may aayusin. Sumama ko and yung dala ko ay mga goods. Ako yung pinadala ng mga cars. Kala mo talaga magpipiknik kami. Andun na si Mal sa ano, ang bilis niya maglakad. Martili, aras sa'yo mo, Peng! Baba lang ako. Ayan, dun kami dumaan, guys. Dinasok namin yung tricycle. Grabe, nahirapan niyo yung tricycle. Ang hirap pala ng daanan dun sa dinaanan namin. Hindi ko expect. Grabe yun. Dito namin nilagay yung bangka namin ngayon kasi nung mga nakaraang week talagang ano siya, may bahay po dito. Nung last week kasi sobrang mabagyo. Dalawang bagyo. Hanggang ngayon naman meron pa daw bagyo na mapasok. Pero
natin. Tulungan natin si Tito Jin. Grabe. Na lagi kong kasama. Yung malaki naming pagpunta. Ay, yung una naming bangka, guys. May inaayos si mga. Yung kanyang fitting. Yan, masipag yarn. So, yung bangka namin, kailangan na naman tong pinturahan ng bago kasi nag-fade na yung mga ano niya. Oh. Napakabilis mag-fade talaga ng pintura. Kailangan na naman bagong pintura nito. Pinturahan na naman ng bago. Ah, doon pala sila nagtanim ng kamuting kahoy. Ayan, inanhan nila. Tinanggalan nila ng mga damo. Ayan, nandun sila pinis. Yan dyan ay fish fan. Si Mahal, kanina pa yan siya nandito. Bumalik na lang kami uli dito ngayon kasi may inaayos siya. Pina-welding niya yung... May pina-welding siya. Tapos, nung napa-welding na, bumalik kami dito para ilagay na siguro. Ilalagay na yan, ha? Ayan, guys. Para pag maayos na yung panahon, pwede nang makapangisda ulit. Pwede sila makapangisda ulit. Masipag kasi yan si Mahal. Yung Jade 1 namin nandun sa kabila. Itong isa lang yung nandito. Kasi yun yung una kasing naakyat dito. Ay yung unang naakyat, yung Jade 1, yung Jade 8, huli na to. Kaya dito na siya nilagay. Dito lagi namin nilalagay. Sa nung nakaraang vlog namin, nandito kami nag-vlog. Ito po ngayon mga kumuyo. Kasi yan ay kasama ko nung time na yun. Ngayon si Happy naman. Ayan siya. Magkapatid dyan sila, guys. Marami dito mga naliligo. Ayan. So, ito yung bye-bye. Ayan. Nandyan yung mga floating cottage nila. Dyan nila tinatago kapag may bagyo or low pressure. Basta kapag malalaki yung alon. Kasi masisira kasi kapag hindi tinago yung mga yan. Palitan naman yung pintura. Mahal pa naman ang pintura ng ano, ng bangka. Kano naman yung gagastasin namin ito. Tambot-bot, bumawi ka. Please lang. Kinakausap namin itong bangka namin, guys, para ano, para maka-income siya. Nakikinig yan? Maka-income yan sa tamagyo siya. Ay, oo nga. Wala nang masilya. Kita nyo ba yung nandun banda, guys? Wala nang masilya, so yun yung kailangan daw. Masilyahin na naman. So para maganda talaga yung bangka nyo, kailangan talaga. Maintenance din talaga. Kailangan ng maintenance palagi. Lalo na kapag ito, patulad nito. Faded na naman yung kulay niya. So kailangan na naman siyang palitan. I mean, pagandahin ulit yung kulay para tumingkat. Hindi naman napapalitan. I-enhance lang yung color niya. 2,000 years later. Hi guys, andito kami ngayon sa Kabankala. Nag-ano muna kami, nag-relax kasi nung mga nakaraang araw ang dami namin problema. May dumating lang na problema tapos ano, parang sumakit yung ulo ko. So napag-isipan namin na mag-relax muna tayo. Tapos si Mahal kasi ano talaga siya, alam niyo yung gusto niya kapag kayong magplano kaming dalawa, hindi na kami magpaplano, gusto niya yung diretso na kaagad. Go na kaagad, ganun. Kasi kapag pinaplano namin, ang nangyayari hindi siya talaga natutuloy. So kaya kanina, nagplano kami na, ano, na ang umpisa lang naman nun, nag-umpisa sa cravings niya ng ano, nagi-crave daw siya ng chicharon Cebu. Tapos, mag-order sana siya sa Shopee, mga ganun. Tapos biglang sabi ko, dun sa Kabankalan, may ano dun sa may 7-Eleven, merong may nagtitinda dun ng chicharon na sa Cebu galing. Kasi nung last time na pumunta kami dito, nakabili ako ng chicharon na sa Cebu. I mean, galing Cebu. Sa may 7-Eleven, sa may tapat ng 7-Eleven. Hindi ko alam kung
baka umupo lang doon yung nagtitindi ng chicharon kasi kanina pumunta ako kanina wala naman ng chicharon doon. Tsaka kasi kanina nung pumunta ako may ano umuulan talaga, ang lakas ng ulan. So kaya ngayon nandito kami, nandito lang kami sa loob ng kwarto dahil nga umuulan sa labas. Ang balak talaga na sana namin ay magpasyal-pasyal sa mga park at magsimba sa malapit na simbahan dito kasi meron din dito malaking simbahan. So di pa namin napupuntahan yon. Yun talaga dapat yung goal namin bago dumilim, bago maggabi ngayong araw na to. Kasi kanina, anong oras ba kami dumating dito? Siguro mga 8 kami dumating, guys. And then, pagdating dito, okay pa yung panahon. Di pa umuulan kanina. Tapos bigla na lang, pagkatapos kong maligo, ayun, ang lakas na kaagad ng ulan. So, kaya nasta kami dito sa loob ng kwarto. So, kung gusto niyo ng house to, gusto niyo ba ng room tour, guys? Room tour. Sasabihin ko ba sana house tour? Ayan, room tour. Room tour tayo, guys. Napaka-budget-friendly ng hotel na to, guys. Ayan, as you can see, meron silang TV dyan. May aircon din. Ayan. Malaki na rin yung room kasi yung ginawa namin is pang 24 hours. Ayan si Mahal. Nag-EML siya. So, ayun. Budget-friendly lang talaga siya. Hindi siya yung pang-class na or pang-elegant na hotel kasi nga budget-friendly lang. Kapag kayong naghanap kayo ng mga hotel na budget-friendly, dito sa Cabancalan, dito sponsored kayo, hindi ko nasasabihin kung ano yung, kung ano tong, ano na to, kung ano tong hotel na to. Yung, kasi yung ano talaga namin, yung expect talaga sana namin or yung papasukin sana talaga naming hotel or yung pagbubukan sana talaga namin ng hotel. Yung alam niyo yung kumpleto na, yung classic, tingnan yung elegant, tingnan. Pero sabi ko, ito kasing unang napuntahan namin, sabi ko, ano, sige, magtanong muna tayo kung magkaring 24 hours sila. Kasi para maghanap din kami sa iba. Tapos nung nalaman namin, oh, ang mura. Tapos sabi namin, tingnan namin yung, ano, yung room nyo. Tapos umakyat yung, ano, pinakita naman sa amin yung mga room, pinapili kami. Sabi ko, okay naman pala, malaki naman pala may CR. Di naman may hot water din. So, ayun. Maghihintay kami ng maya-maya. Siguro lalabas kami para kumain sa labas. And then, kung out namin bukas pa na, anong oras pa kami pumasok dito? Mga alauna or one something, ganun. So, ayun lang guys. I-room tour ko na kayo. We'll see kung ano yung magagawa namin dito ngayon hanggang bukas. Kasi bukas, maaga pa kami uwi bukas dahil alam nyo naman na meron tayong responsibilidad, no? So, ano lang, panandali ang relax-relax lang. Ang cute nga ng TV nila, guys. Ayun. Hindi smart TV. Alam niyo yung pang... Basta hindi siya smart TV. Pero naka-ano naman siya, naka-plan siya sa... Alam yung niloload-load satellite. Ewan ko kung ano yung ano nila. Pero, parang katulad din sa amin, ganun. Pero, signal ata yan dito yung kanilang ginagamit. Kasi guys, hindi kasi uso dito. Katulad sa Manila, di ba, na antenna or yung TV Plus dito. Ang uso dito talaga yung signal, satellite, ganyan. Yan yung mga ano nila dito para makakuha ng channel. Doon na TV Box? TV Plus. TV Plus or mga... TV Plus at saka ano, diba? TV Plus at saka ano, GMA for the box. For the box. Yun, GMA for the box. Kasi diba wala na yung ano, wala na yung TV Plus. TV Plus kasi yung, ang maso sa isip ko. Ano na pala, ano yun? Digibox, yun, Digibox. So, yan lang guys, we'll see kasi umuulan. Hindi ko alam, mga nangyayari. Saya-saya na sana. Ang ganda na ng ano ko kanina eh.
ang ganda-ganda na nung plano kanina eh. So, yung ginawa ko kanina pagkatapos ko maligo, since wala akong suklay ng dala, akala ko nga nakapagdala ko ng suklay, hindi pala ako nakapagdala ng suklay. Kaya pumunta ako ng 7-Eleven. Tapos, namili ako dun, guys. Pumili ako ng makakain, maiinom, alam niyo yun, maglalasing kami ni Mahal dito in short. Kasi wala kami magawa dito sa kwarto, guys. Ang gagawin namin dito sa kwarto, hindi maglalasing. Magiinom na lang kami. Don't worry, guys. Hindi naman, moderate lang naman kasi can lang naman, can nga beer, lang yung binili ko. And then, mga foods, mga chips, ayun. Mag-aano muna tayo. Hindi muna tayo magda-diet for the carbs for today's video. So, ayun guys. Wala po tayo ngayon sa bahay. Ayan. Parang kala mo yung pinasukan naming hotel is red room kasi puro red yung kanilang curtain. Tapos yung reflection din dun sa yung ano sa camera, parang pula din kasi nire-reflect sa kurtina nilang pula. Pero hindi talaga siya pula, yung kanilang ano, parang chocolate brown ganun. Pero yung ano sa camera, pula. Pero yun, huwag niya nang isipin. Napansin ko lang, makapunta ba tayo ng simbahan? Hindi nga natin alam kung saan yun eh. Ha? Ano? Ano pangalan ng simbahan na? Talubangi lang, pinatulahan. Talubangi? Sigurado ka? Yun ba yung simbahan? Yung baka iba yung... Ano nga yung ano na yun? Nakalimutan ko yung pangalan ng simbahan. Malayo kasi ito guys sa ano, sa amin. 2 hours yung biyahe bago ka makarating dito sa Kabankalan. Wala pang traffic yun guys ha, at napakabilis na biyahe yun dahil van yung sinakyan namin. So, awan ko mga 2 hours o 1.5 hour. Hello? Yun, wala pang traffic yun guys. Kaya ang layo na talaga ng Kabankalan. So, look guys, so ang lakas ng ulan talaga, wala kaming nagawa ngayong araw na ito, hindi kami nakapagala dahil sa ulan na to. Grabe yun, anong mangyayari sa gala namin, sa unwind namin, no? So yun, sa room lang tayo. Alam niyo, meron ako napansin dito sa kanilang pinto. Gusto ko tong ano nila, yung double lock nila dito sa loob ng ano nila. Gusto ko magkaroon niya sa bahay. Kaya inaarap ako. So yun guys. Nabusog ako guys. Nakakaloka. Alam niyo ba kung bakit? Kung ano-ano kasi yung mga pinagkakain namin dito. Kanina lang lumabas ako. Bumili ako ng ano, diba? Sasabi nila, bumili ako ng suklay. Tapos bumili ako ng mga kung ano-ano din na pwedeng makuti-kuti dito. Makain-kain ba? So, ito yung mga pinamili. Ayan, meron pa mga natira. Tapos, parang hindi na kaya kumain ng chicken dahil yung ano namin kanina, yung tanghalian namin kanina is manginasal. So, ngayon, bago lang, pumunta kami ng City Mall and ano, pumunta kami ng City Mall and pagdating doon, wala namang ibang choice kundi parang manok na lang. Sabi ko, huwag natin. Eh, busog na kami ni Mahal. Bumili na lang kami ng balot. Tapos bumili kami ng, nag-take out na lang kami ng spag. Just in case na magbuto mamaya. Ayun, nakangiti si Jollibee. Kasi binili ko siya. Binili ko siya. So, and guys, wala talaga kaming ganap ngayong gabi na to, ngayong araw na to, dahil umulan. Sayang talaga. Kung hindi sana umulan, siguro nakapunta na kami sa, ano, nakapunta na kami, nakagala na kami kung saan. Kaya lang, anong oras na tumigil yung ulan? Siguro mga 6:30 na, gabi na. So, ayun, nandito lang kami. Ano? So yun guys, pinagbigyan namin yung mga sarili namin ngayon na magkain-kain, magbili-bili ng mga
kung ano-ano. Tapos after nito, ano na naman, more, pagsisipag na naman, syempre, sa mga gawain sa bahay, sa mga ginagawa natin sa buhay. Alam mo yun. But for now, relax muna para ma-refresh naman yung ating mga utak sa mga gawain natin sa bahay, diba? So kapag ganun dito, walang bili ng bili. Pero namis ko rin yung mga bata na ano ah, yung maya-maya pabili, mamaya pabili. Pero tinitipid nila yung pera nila. 10 piso or 5 piso, tinitipid nila. Nagpiso-piso. May tagpiso pa kasi ako ngayon, guys. Yung ano, yung yeman na lang talaga yung kaya kong ibigay sa tagpiso. Kahit pa paano, magkano na lang din yung tubo ko doon. Pero binibigay ko pa rin sa kanila tagpiso para kahit pa paano meron akong item na mabibigay sa kanila na tagpiso. And then the rest, no, sa mga candies na dating tagpiso, 4-5 na talaga siya. So yun lang, chika. So good night, guys. Good night for now. See you tomorrow. Maaga pa kami gigising bukas and back to reality. Ganun tulog ko, guys. Day, the next day, the next day. Mga 1 hour na siguro kami naghihintay, guys. Umisig ako kanina ng maaga kasi ano, pagbukas ko ng GCash, may magka-cash out ng malaki. May magkukuha ng pera ba ng malaki? So sabi ko, uwi na tayo. Kaya ayun, nung nakita ko yung ano ng GCash, transaction history, hindi na ako makatulog, guys. So ayan lang.